Pasinayaan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain ang ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama, na umakyat sa langit ang kanyang biyaya, kapayapaan at pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang tanghali po sa lahat. Magandang tanghali po, Padre. Ngayon po ay Biyernes ng 7th linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay. At pagka Biyernes, meron po tayong debosyon sa mahal na puso ni Jesus. Subalit mas napapanahon na tayo ay nagnonobena sa karangalan ng Espiritu Santo, pagkat sa linggo pong darating ay 50th araw ng Pasko ng Pagkabuhay at ipagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pagdating ng Espiritu Santo, Pentecost. At ito po'y pagpipiesta ng bawat isa sa atin bilang simbahan. Birthday po ng simbahan sa darating na linggo. At itong araw pong ito'y 8th araw ng nobena, na ang paksa ay ang self-control. Pagkat ito po ay isa sa mga bunga ng Espiritu Santo na dapat nating tamasahin bilang pamilya o bayan ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Meron din pong banal na ipinagdiriwang ngayon si San Felipe Neri. Siya po ay isang pari na nagmanakit upang palaganapin ang kabanalan sa buhay ng mga pari, at gayon din maging epektibo na tagapagdala ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga tao by way of preaching. At yung pong kanyang pagpapahayag ay punong-puno ng kagalakan, sense of humor. Marami po sa atin ay kumbaga sa ugali ay parang walang arrive o walang dating sa ating ugnay, sa ating kapwa-tao, pagkat malimit tayo ay nakasimangot. Marami sa ating lungkutin, para bagang pinagpanawan ng kasiglahan at nanlalamig sa buhay. Kaya humiling kita sa Diyos ng kasiglahan, vitality, na ang buhay natin ay napupuspos, sinasaniban ng Espiritong Banal. Mga kapatid, upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, ating siyasatin, kilanlin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang, lalo na po yung kita'y naging sani ng kalungkutan ng ating kapwa. May kababaang loob ating sambitin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lupa akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal,
at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan. Sa paglukluk mo kay Kristo na iyong, sa iyong kanan at sa pagdudulot ng Espiritu Santo ng kaliwanagan, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa iyong bigay, ang aming katapatan ay lalong madagdagan at kami sumapit sa kapupunan ng pananalig na tunay. At Ama naming makapangyarihan, buong puso mong ipinagkakaloob sa iyong mga matapat na lingkod ang kadakilaang maging banal na iyong ikinalulugod. Ipagkaloob mong mapag-alab kami ng ningas ng iyong Espiritu Santo na siyang pumuspos sa kalooban ni San Felipe Neri sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yon, dumating sa Caesarea si Haring Agripa at si Berenice upang bumati kay Festo. Nang matagal-tagal na sila roon, inilahad ni Festo sa hari ang tungkol kay Pablo. Si Felix ay may iniwan ditong isang bilanggo. Wika niya, "Nang ako'y nasa Jerusalem, sinakdal siya sa akin ng mga punong sasardote at nang matatanda ng mga Hudyo at hininging parusahan siya. Sinagot ko sila na hindi ugali ng mga Romano ang magparusa sa sino mang nasasakdal nang hindi muna nagkakaharap ang magkabilang panig at nagkakaroon ng pagkakataong makapagtangkol sa sarili ang nasasakdal. Kaya't nang dumating sila rito, hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Kinabukasan din, pinatawag ko sa hukuman ang taong iyon. Nang magkaharap-harap sila, siya na may hindi nila ipinagsakdal sa anumang mabigat na pagkakasala na inaakala kong ipararating nila. Ang pinagtatalunan lang nila ay tungkol sa kanilang relihiyon at sa isang taong ang pangalay Jesus. Patay na ang taong ito. Ngunit ipinipilit naman ni Pablo na siya'y buhay. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin sa bagay na ito, kaya tinanong ko siya kung ibig niyang sa Jerusalem siya litisin. Ngunit tumutol si Pablo at hiniling na ipaubaya sa emperador ang pagpapasya sa kanyang usapin. Kaya't pinabantayan ko siya upang ipadala sa emperador." Ang salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Panginooy pupurihin, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin iyong kanyang kabutihan. Panginooy, may luklukang matatag sa kalangitan. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya, gayong gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Panginooy, may luklukang matatag sa kalangitan. Ang puon nga ang nagtayo ng trono sa kalangitan, mula doon sa nilikhay magaharing walang hanggan. O purihin ninyo siya, kayong mga anghel ng Diyos, kayong mga nakikinig at sa kanya'y sumusunod. Panginooy, may luklukang matatag sa kalangitan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Espiritu'y magtuturo ng aral at pagkukuro ni Jesus na ating Guro. Panginoon, at sumayin niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang muling napakita si Jesus sa mga alagad niya at nang makakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Tugon niya, sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo, ani Jesus. Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat makaitlo siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, nung kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig." Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka
sa akin ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesukristo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Muli isa pong maganda, puno ng biyaya at pagmamahal na tanghaling Biyernes. Bakit ko po sinabing puno ng pagmamahal? Ay ito po ang usap ni Jesus na ating Panginoon sa kanyang pangunahing alagad na si Simon Pedro. Iniibig mo ba ako? Actually po, pagka pag-ibig ang pinag-uusapan, ang ating larangan ng buhay ay punong-puno niyan. Yung nga lamang, alin doon ang falsipikado at alin doon ang totoo. Madaling magsalita, pero yung tup din ito ng buong kamalayan at hindi lamang lapsos, botches, o slip of the tongue. Mayroon pong mga nagasabi ng I love you sa harapan, pero sa talikuran ay taksil. With all the pretensions and denial and betrayal. Ano? Pagkat si Pedro po ay napakasigasig. Ano? Matindi ang kanyang kapusukan sa buhay. Maski paglakad sa dagat ay gusto niyang gawin, pero nalubog pala. Para din pong anunsyo ng bagyo, ano? Sasabihing malakas, pero yung pala naman hindi kalakasan. Siguro kung ikay nasa Guam, malakas. Pagkat devastating, ano? Pero kung nandito ka laang sa dako-dako pa roon ay sasabihin mong mahina pala. Ay ganyan po ang tao. May nagalakas-lakasan. Sasabihin natin, ako ika niya ay walang sakit. Pero pagka mayroong mga kabiguan, nagasakit-sakitan, nagatulog-tulugan. Ano? At yun ang pinakamahirap, gisingin, yung nagatulog-tulugan. Nakamulagat na ang katotohanan ay tangging hanggang kamatayan, hanggang tumutubo ang kawayan at ang puno ng kalatsutsi ay talagang tangging hanggang kamatayan. Pagkat sabi nung nanay, sino ang nagbasag nitong aking mga kagamitan dito sa kusina? Ay walang naamin, kanya-kanyang tanggihan. With all our versions of denial, like that of Peter. Pero yung tatlong beses kang tinanong, inaibig mo ba ako? Yung pong inapangkasal, tatlong beses din inatanong eh. Ay kita nga, noong kita'y nangangako sa ating binyag, tatlong beses ka rin tinatanong, tinatakwil mo ba si Satanas? Ang gawain ni Satanas at ang panunukso ni Satanas, tatlong beses kitang nasagot ng oo, yung pala'y falsipikado. Lalo na sa panahon ngayon, usong-uso ang fake news, usong-uso ang pagsisinungaling, at kita ay walang kadala-dala kung ano ang nagiging effect, side effect and after effects ng ating mga inuugali at mga pinagagagawa. So this is a question that has to address each one of us, not just Peter. Iniibig mo ba ako? Kasi po ito ang mag-a-ascertain ng iyong
gagawin o kapasyahan sa buhay. Ikaw ang gumagawa ng tadhana ng buhay mo. Pupunta ka sa presinto, magsasagawa ka ng sworn statement at maging sa husgado, under oath, nakataas pa ang kanang kamay. Maski sa iyong pagpipledge of loyalty to your alma mater, sino ba sa inyo ang totoong graduate na nagsabi ng buong katotohanan at panindigan ang lahat-lahat? Then pagka nagkakaloko-loko na ang buhay, you want to evoke self-incrimination? The benefits of the doubts, the benefits of having hearing. Ilang mga piskalya ang nag-entertain ng mga kasinungalingan. Siguro po, hindi lang kita pwedeng magsinungaling ay sa harap ng Diyos, pagkat palaging yan ay katapatan. What is true is true. What is false Awang ko kung napag-aralan ninyo ng buong husayan sa paaralan para siguraduhin na talagang totoo, kumbinsido ka sa iyong sinasabi. Nung ako po'y nagtuturo pa, ay di merong examination, pero ako hindi nakukontento sa examination. Nagpapa-oral exam ako. Para lamang talagang masigurado na walang favoritism sa paglalagay mo ng grado if you deserve that grade. Pero if you does not deserve, you could question. May mga mabubuti at mahuhusay na mga mag-aaral. At kinakailangan nandun yung openness. Kasi po bukas ang langit, ang malimit na sarado ang ating pag-iisip, puso at bait. Pag ikay magpapadiagnosis at prognosis sa iyong doktor, hindi po pwede doon nung ikay magsisinungaling pagkat di chemical diagnosis of your blood chemistry has to ascertain what is happening within you. At kung hindi pa matuko yun, edi dadaanin ka sa iba pang procedural na mga bagay-bagay just to provide you the necessary medication. Sa kumpisa lang po, dapat marunong tayong sumuri ng ating budhi, ng ating mga pinaggagawa, ating inuugali, ins and outs, the necessary atmosphere and environment that is conducive to life must be observed and analyzed critically. Kaya mahalaga po yung mayroong kitang critical awareness. Pakibigkas natin muli. Critical awareness. Pag po literary ang pinag-uusapan o literacy, hindi lamang basic literacy kundi functioning literacy. Naiintindihan mo at nauunawaan mo yung binabasa mo, yung pinapanood mo. Kaya nga mahalaga yung comprehension. Puso sa puso, hindi bunganga sa bunganga. Hindi utakan. Pagkat
the pathologies of human hearts is necessary. Whether your heart is beating and has its desire according to the desires of God. Kaya pagtatapat, binuksan ng Diyos ang kanyang puso para sa atin. Self-disclosure, revelatory experience, ay gayon din sa ating kalooban, hindi kita pwedeng magkubli o magpanggap. Dapat magpakatotoo tayo sa ating pinaggagawa. Yung dasal natin, yung orasyon natin, ay siya nating inuugali. Hindi orasyon para magkaroon ng konsumisyon, kundi grasya. At makapamuhay ka sa grasya ng Diyos na lubhang kinakailangan. Kaya, how reliable are we? Tayo po ba ay compromising or double deal that we are easily swayed? Balimbingan, walang palabra di honor. Kaya very significant and decisive ang inahiling sa atin ng Espiritong Banal. The necessary self-control on our part so that we could be able to acquire the necessary harmony, the proper equilibrium, kapanatagan ng kaayusan ng ating buhay, pamumuhay ayon sa grasya ng Diyos. The human become divinized. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Ang hapag ng Panginoon ay nakahanda na. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga paghahain ng iyong sambayanan upang pakundangan sa iyong kinalulugdang mga alay. Ang aming kalooban ay gawing dalisay sa pagdating ng Espiritong Banal sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kanino ninyo itinaas ang inyong puso at diwa? Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Noong siya'y muling nabuhay, siya'y nagpakita sa mga alagad niyang mahal. Samantalang siya'y kanilang kapisan, siya'y umakyat sa kalangitan. Sa kanyang paglukluk sa kanang kamay mo, kami mga kapwa niya'y dinarin iba sa iyo.
Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Sana sa kaitaasan, sana. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami, tanan, ngayon at magpakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay, nagbibigay buhay, at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo, at ng tanang kaparian maging ang mga nasa paglingkod sa ebanghelisasyon, ang mga misyonero,
mga katikista, mga bata, mga kabataan at mga pamilya, maging yung mga nasa iba't ibang ministries, groups and charism, maging yung pong mga nasa advocacy for social justice and peace, care and stewardship of creation and environmental concern, maging yung pong mga nasa sektor ng pagsasaka, mga mangingisda, mga naghahanap buhay sa karagatan, sa iba't ibang panig ng mundo, mga manggagawa, mga nasa iba't ibang propesyon, mga gampaning gawain, lalo na sa akadem, yung pong mga mag-aaral na nag-a-accomplish ng academic requirements, clearance as the semester is about to end. Yung pong mga may academic examinations at yung iba naman ay nag-prepare, nagre-review para sa board exams they wish to be na mga profesyon. Maging yung pong mga nas pagamutan, mga doctor, nurses, and medical personnel, mga nag-aangalaga sa mga may karamdaman sa ating maralitang tahanan at yung nag-aasikaso sa mga nakatatanda. At yung pong mga nagsasagawa ng relief, rehabilitation sa mga naapektuhan ng bagyo, mga pandemya, mga kaganapan katulad ng lindol, sunog, mga aksidente, at yung pong mga nasa sitwasyon ng karalitaan. Maging yung mga idinudulog nating samo at dalangin kay Santo Padre Pio, mga birthday celebrators katulad ni Florence Nicole, mga nagpipiesta sa karangalan ng Mahal na Birhen Maria, ng Santo Patron katulad ni San Felipe Neri, ni San Isidro, at yung pong mga nagsasanta krusan, at yung pong mga nagdiriwang din ang kanilang mga anibersaryo, mga samo at dalangin ng ating mga kaanak, mga kapatid, at mga taong hindi makapunta rito sa National Shrine. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ang mga kaluluwa sa purgatorio, ang yumaong si David, si Edwin, si Mary Ann, si Felicidad, Domingo, Florencia, Marcelino, Ana, Adelia, at ang mga sumakabilang buhay nating magulang, kapatid at mga taong naging bahagi ng ating buhay, at lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kalinisinisang esposo, kaisa ng mga apostol, San Pedro, San Pablo, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santo Tomas, Santo Padre Pio, San Felipe Neri, at ni San Agustin at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan na iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nagagaling na utos, turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang dasal ng pamilya. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipain tulad sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming napakarami, mabibigat at paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain nyo. At sumain nyo rin. May pagmamahal, kagalakan, kapatawaranan, magbinigayang kayo ng kapayapaan at midday Easter blessing sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Pagdating ng Espiritu, tapat sa lahat ng tao, ituturo niya sa inyo ang tanang itinuro ko. Aleluya, ani Kristo. Ito ang Kordero ng Diyos, ito nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan.
mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Heathen God, devoutly I adore you, truly present all the need this bears. All my heart subdues so itself before you, since it all be for you faints and fails. Ang isasagawang second collection na ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog.
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa banal na pagkikinabang ay lagi nawang manabik na tumanggap sa pagkaing nagbibigay buhay katulad ng naging pananabik ni San Felipe Neri sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat, Padre Pio, taga Petrol China, Mongheng Banal, Pintakasing Santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin, ay sira na at kailangan na ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyari makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mahigpit po tayong pinag-iingat sa mga lumalabas na Facebook accounts na nagpo-post ng ating mga opisyal na video testimonies. Hindi po iyan galing sa pambansang Dambana at kahit kailan ay hindi maaring magbenta na mga binasbasang bagay ang simbahan. Tayo pong lahat ay pinag-iingat. Ikaapat, palagi po natin tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito, ay sundin natin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, mga kapiyo, ang osterya ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 Canon Law of the CBCP as National Shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinalalahanan sa ating panawagang Clego, Clean as You Go. Sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo't higit sa osterya. Pinapaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arc entrance, tayo may malalaking pre-parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ang susunod pong misa ay sa ganap ni ka-2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon na may gawa ng langit at sanlibutan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo
sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, langis, religious articles and items na nagpapaalaala ng iyong kabutian, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon Hesukristo at ng mga banal, magpasawalang hanggan. Amen. Ang banal na tubig nawang ito'y magpaalaala ng pagkikisa sa kamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo sa sakramento ng binyag. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, para noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ako po si Reverend Father Ulysses Santos Valenzuela Ribamonte, taga Marinduque, Diocese of Buac. Kami po ay patuloy ding humihingi ng inyong panalangin, pagmamahal, tulong, donasyon para sa aming ipinagagawang bahay pari na magsisilbing tahanan ng mga nakatatanda at may karamdaman naming mga pari. Salamat po sa inyong panalangin, gestures of love, donations. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain tayo na makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay inialay, pinagdiwang na. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristong muling nabuhay at umakyat sa langit. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Puso ko'y nagpupuri, nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapaglingkod.